guys, welcome back to my channel. Kayo po ba ay naniniwala sa mga pampaswerte? Kasi ako po ay paniwalang paniwala po sa mga pampaswerte. Dahil kaya po kay sinuwerte, dahil sa mga pampaswerte na isinishare ko sa inyo ay base sa aking mga karanasan. Kung kaya't ako ay sinuswerte sa ngayon. Nitong 2019 ay talaga namang sinalubong ko at napakarami kong ginawang mga ritual. At dami po nagtatanong bakit daw po napakarami mga ritual? Ay napakarami po talaga at bawat bansa ay may pinaniniwalaan silang kanya-kanyang pinaniniwalaan ang ritual. At alam niyo po ba mga mabibisang pamamaraan para po tayo ay mabago ang takbo na ating pamumuhay? Kung halimbawa may magbigay po sa inyo ng pera ngayon darating na January 1, 2020. Ano po ang gagawin niyo po dyan? Kagaya po na aking na-share na iba, ito po ay isa pa sa pinakamaganda na gawan niyo ng ritual ang pera na nagbigay sa inyo ng kauna-unahan sa January 1, 2020 at yan po ay napakaswerte. At maaaring mag-request pa kayo sa magbibigay na kung hanggat maaari ay yung pinakamataas na antas kasi yan po ay pinakamaganda. Pero kung walang pinakamataas na antas, okay na rin po yan. Panimula kahit yan ay 20 pesos na nagmula sa iyong ninong at ninang, sa iyong nanay at ate, ay pwede na rin po yan. Yan po ay magsisimula na mag-grow. Dumami po yan ang dumami. Hayaan niyo po at padadamihin po natin. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. Special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Kagaya po ng na-share ko sa inyo, na itong 2019, sakto-sakto, January 1, ay may kamag-anak akong pumunta sa amin. Ayan, na-share ko po ito rin sa inyo. At dahil nga siya ay ninong ko nung maliit pa ako, at hindi mala ako nakapamasko sa kanya, at alam niyo na, ang mga walang pera ay madiskarte. Kaya kahit matanda na ako, ako ay namasko sa kanya. At siya po ay galing ibang bansa. At isa rin siya sa mga bossing kong manonood at nagulat nga siya na nakita niya ako sa YouTube. Ngayon ay isa-share ko at malalaman. Ito po ay malapit sa akin. Ayoko sabihin kung kaano-ano ko ito. Or ano po ito kung ito ay kaibigan ko o kamag-anakan o family member. Basta nasa gayanin po yan. At siya po ay nanonood din na aking video at nagulat nga po siya nung silang mag-iinay, mga kakilala ko ay nakita ako sa YouTube. Sabi, may parang ito yung si ano, nung nakita yung si Apple. Si Apple nga. Ayan. Yung binigay niya na 1,000 na pinakamataas na antas ay talaga namang sinuswerte. Yan po ay aking itinabi at aking niritwalan. Ano no, mga magagandang ritual po dyan? Dahil nga, nagbigayan kami ng malapit naman sa akin, ayoko rin po sabihin ko sino, at sila po ay kumbaga bilang paggalang sa aking mga malalapit sa akin at sa mga bossing ko, ay never kong babanggitin ang inyong mga pangalan. Makakaasa kayo dyan. Meron akong bossing na manonood, sabi niya, pwede niyo po itong i-share sa video pero huwag niyo pong babanggitin ang aking pangalan. Ay oho naman, hindi ko talaga babanggitin. Ayan, ngayon, ay dahil nga po sa may nakapagbigayin rin sa akin ng 20, ganyan, 50, dahil yan po yung mga pinaka-importanteng araw, January 1, 2020, yung pagsalubong. Kaya nga po pinaghahandaan natin ang paglilinis at kung ano ng mga ginagawa nating dekorasyon at mga ritual para po sa pagsalubong, pinaka-importanteng araw. Ngayon, yung kauna-unahang pera matatanggap ninyo, ay bigyan natin ng, lagyan natin ng ritual para lalong dumami. Imagine niyo po, kaya nga ang kapal na mukha ko magsabi sa ninong ko, ang tanda-tanda ko na, dahil wala nga akong pera ng mga panahon na yan, ay naisip ko, ay kawawa naman ako, wala akong pera-pera January 1. Itinodo ko po kasi, tumatama ako, pero yung pinanghanda ko ay itinodo ko dito
Kumbaga, kung may pera ako, siguro mga 150 na lamang, or kaya po ay mga 300, bagong taon po yan ha, nung sumalubong ng 2019. Ngayon, ay di ako'y nangantyaw, sakto-sakto, ay nagpunta dito ay January 1. Sabi ko, pag nga naman sinuswerte ang tao, ay di ako'y lumapit, at ako'y kinapalang ko ang aking muka. Abay, binigyan ako ng 1,000. Ang ginawa ko po, ay kumuha ako ng bigas. Ayan, sabayan niyo po ako. Kumuha ako ng bigas. At pagkatapos po niyan, ay kumuha po ako ng papel. Papel at ballpen. Alam niyo po ba, yung mga panahon na ito, ay umiiyak pa ako. Habang ako ay nagwi-wish, sabi ko po dito, nito lang, January 2019. Habang ako ay nagwi-wish dito, nagkulong ako sa aking kwarto, at ako ay nagsulat dito ng lahat ng aking nais. Sabi ko po dito, sulat muna natin yung date, huwag niyo po kakalimutan yung date. Importante po yung date kasi pag halimbawa nag-grant na ang inyong wishes, aalamin niyo kailan ko kaya ito ginawa. Ayan, para may palatandaan na kung kailan niyo ito ginawa at kung gaano katagal bago ito ay tumalam. Kaya tanda ko po yun sa akin, ay kalagitnaan pa ako ng taon bago sinuwerte. Pero at least sinuwerte. At nung nag-join course lahat ang mga ritual kong ginagawa, ay labis-labis naman ang aking nakamtan. Higit-higit sa aking inaasahan. O, ay di ngayon, ano bang date ngayon? December 19, 2019. Apple. Pagyo. Tapos, sabihin niyo po dito, pagkalooban kayo ng maraming pera. Pagkalooban ng maraming pera. Direct to the point na, wala na pong gamit ng sana. Kung bago kayo sa video ko, ay lagi nyo kong, halimbawa, gumagawa kayo ng ritual, walang gamit ng sana. Nagdi-demand po kayo kasi gumagawa kayo ng sarili nyo yung genie. At pagkatapos po nyan, pag kayo nanalangin sa mahal na Panginoon, dun kayo gagamit ng sana bilang respeto. Pero sa mga ganito ritual, walang sana. Magkaroon ako ng magandang bahay. Magkaroon ako ng magagarang sasakyan. At lahat ng aking mga anak ay makatapos ng kanilang pag-aaral at magkaroon sila ng magandang bukas. At ilayo kami sa lahat ng kapamakan, ilayo kami sa lahat ng uri ng karamdaman at maging masaya ang buong pamilya. Pagkatapos, lahat ng mga nais ko o lahat ng mga pangarap ko ay matupad. Pagkatapos, pangalan, tapos ipilido, pagkatapos ay lagda. Lagda na pataas. Kailangan laging pataas. At pagkatapos po niyan, kukunin natin itong papel na to na ating sinulatan. At ating siyang tutupiin. Ayan, kumuha po kayo ng bigas. Ilagay niyo po to sa pinakailalim. Ayan. Itago niyo po siya dyan. At pagkatapos ay kumuha po kayo, kung meron po kayong crystal or kaya ay clear quartz, ganito po, or kaya ay crystal, alin po dyan sa dalawa, meron po kayo, ay very good. O di, ito lang gamitin natin, itong clear quartz. Pagkatapos po nyan, kumuha kayo ng coins. Tapos, ilalagay po natin siya dito sa ibabaw. Sa kapangyarihan ng clear quartz, makakatulong po yan para tayo po ay mabago ang takbo ng ating pamumuhay at kunin natin ang 1,000. Bilugin nyo po ha, bilog. At pagkatapos, ang pagkabilog po niya, yung tao ay nasa labas. Tutusok nyo lamang ito. Yan. Yan po ang magiging aurahan yan. At ito ay ilalagay natin sa may altar or kaya po ay sa ilalim ng ating kama. Ito po ay huwag ninyong gagastusin. Kasi once na ito po ay ginastos ninyo, kasi ito ay panimula. Kumbaga may puhunan kayo. Ito ang panimula ninyo. Itong unang-unang pera kahit magkano man yan, ang unang-unang pera na inyong natanggap, yon ang inyo pong puhunan sa buong taon. Kaya huwag nyo po itong gagastusin. Ito po ay napaka-importante. At napakaswerte naman ng taong pagbibigyan nyo po nito. No, itong perang ito, yung halimbawa, bumili kayo. Napakaswerte nyo naman. At kasi, swerte na itong perang ito, yung kauna-unahan nyo matatanggap.
kumbaga, ibibigay nyo sa kanya ang swerte ninyo. Kaya kung kayo'y walang pera, wala kayong kapera-pera, at parang binabalak nyong gastusin pa itong kauna-unahang bigay sa inyo, ay mangutang muna kayo sa iba. Huwag nyo itong gagastusin. Bigyan nyo po ito ng, kumbaga, itry nyo po itong ritual na to, yung kauna-unahan nyong natanggap. Dahil ito po ay napaka-epektibo. Mangutang po muna kayo sa iba kung talaga ano. Pero itong kauna-unahan nyong natanggap ay huwag ninyong ibibili sa iba. Or kaya po ay ibabayad sa iba. Ito po ay magsisilbing bad luck sa inyo. Yung parang pinakita nyo lalo na kayo po ay willing na maghirap ng buong taon. At hindi nyo pinagpahalagahan yung kauna-unahan pera na pinagkaloob sa inyo. Ito po kasi ay swerte sa inyo. Pagkatapos ibibili nyo po sa iba or ibabayad sa iba. Opo, at kayo po ay kailangan ng pera. Pero, kumbaga parang pinamigay ninyo ang inyong swerte. Alam nyo na ito ay inyong swerte, pero ito ay ibibigay nyo pa sa iba or kaya po ito po ay gagastusin mo pa or kaya ibabayad sa utang. Ay mangutang muna na lang kayo para na-maintain ninyo ang inyong swerte. Alam nyo po ba, ito po hahatak at hahatak ng maraming pera. Kung kayo po ay hindi pa nakakasubok ng ganito, minumungkahi ko po kayo na itry nyo po ito. Ito po ay napaka-epektibo dahil ito po ay kauna-unahan kong ginawa nung pagsalubong ng January 1, 2020. Ito po yung kauna-unahan kong perang niritwalan. Dahil ito po ay bigay sa akin at ito po ay, kumbaga, ito po ay napakaswerte ko dahil ako ay napagkalooban ng mga araw na yan. Yan po ay napakaswerte pag kayo ay nabigyan ng taong walang alam sa sa swerte. Kasi pag ikaw once na nagbigay sa tao ng January 1, ikaw ay magiging gastador ng buong taon. Kaya January 2 ka na lamang na magbibigay or gagastos. Pero syempre, nasa paniniwala rin po yun. Ngayon, kung ikaw ay masyadong generous, January 1 ay okay lang. Kasi alam nyo na, swerte po ang nagbibigay. At swerte na ang binibigyan. Pero mas swerte syempre ang nagbibigay. Ibig sabihin, may kakayahan ka na mamahagi. Huwag lamang po January 1. Pero ako po ay nagpapasalamat sa aking ninong na nagbigay sa akin ng itong January 1 ng 2019 ng 1,000. At ito po ay tatanawin kong utang na loob dahil isa rin po to sa nagbigay ng swerte sa akin. Ayan, at ang aking ninong na yan ay napakaswerte din. At yan, kumbaga, siksik liglig at umaapaw naman ang kanya rin nakamtan. Yan, at kung ako po sa inyo, pagpapahalagahan ninyo ang kauna-unahang perang darating sa inyo sa January 1, 2020. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!